Isa sa bawat limang bride ang kalmado sa araw ng kasal nila. May mga kinakabahan. I might slip or trip on my gown. Super nakakahiya. Mga natatakot. Paano kung bago ako makarating ng altar, magbago ang isip niya at tumakbo? Mga napapraning. Bantayan niyo ang pinto ng simbahan. Baka biglang may dumating at sumigaw ng itigil ang kasal! At meron din namang iilan na parang nasobrahan sa panonood ng teleserye. What if dumating yung ex niya? Tapos sabuhin ako ng asido sa mukha! Opo, opo, pasensya na, malapit na ba? Pasensya na po. Pasensya na po, Father. Asa na ba yung bride? Ay, andyan na, bride! Andyan na! Ay, naku, buti. Salamat naman dumating na yung bride. Nasaan ang bride? Walang! Karina, ayoko na yata. Ayaw mo na umihi? Ayoko nang ikasal. Sheila, hinihintay ka na kasi nila sa simbahan. Nandun na rin lahat ng guests. Sheila, mainit na rin daw yung ulo ng pare. Imagine mo, simula bukas, ang muka na ni Jewel ang makikita ko the moment I wake up. Tapos, muka niya ang huling makikita ko bago matulog. So, I have to deal with it for the rest of my life. Sheila, ito na lang isipin mo ha. Starting tomorrow, kapag bad trip ka sa trabaho mo, pag uwi mo, may magpapasaya sa'yo. May masasabihan ka ng lahat. May katabi kang matulog. Yayakapin ka, sasabihin sa'yong okay lang yun. In other words, you'll never be alone forever and ever. Ever and ever? Oh my gosh! 28. Yan ang number of brides na nahatid ko down the aisle to live happily ever after. 28, mas mataas pa sa edad ko. At ako tong ang galing-galing magpayo at mag-pep talk sa mga brides pero hindi ko pa na-experience ang maikasal. Paano ko ba mararanasan maging bride? Hindi ko nga naranasan kung paano maging girlfriend. Nakakahiya man aminin pero eto ko, 26 years old, NBSB. No boyfriend since birth. Yes, Miss M. The bride is with the groom at the altar na po. Sorry po, kasi po nagkaroon ng slight delay. Okay po. Sige po. Hoy, Kari, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap, di ba? Ay, ayan na siya. You were supposed to be back here by 12. Miss M, na-delay po yung kasal kasi nag-panic attack po yung Kari, bride. Kari, I really don't care about your personal problems. Nor do I care about your excuses. Nobody in this world is indispensable, especially irresponsible people who do not care about other people's schedules. You look and smell like you rode an overloaded bus. You stink. Our next client is on her way. Fix yourself. I was gonna ask you how you were, but it seems like a stupid question. So, which part of your body would you like to emphasize in your wedding gown? I think my boobs. My boyfriend fell in love with me because of my boobs, so I want to celebrate them. Okay, so you would like to emphasize your breasts in your wedding gown. Not all of them naman. Oh, naman, hindi ka naman siguro papapasukin ng pare sa loob ng simbahan kung naklabas yung mga suso mo. Could you please stand up? Sure. Turn around. I think I've got the perfect really? For you. Do you remember the Kim Kardashian wedding gown? Yung first wedding or yung second wedding? First wedding, the one with Chris Humphries. Very feminine, very elegant, lots of boobs. You like it. You like it? Yeah, of you course. Like it. That's the bag. Ah,
Actually, pwede pa natin i-adjust yung neckline ng konti. Hindi kasi ganun katangkad yung client. Pag masyadong emphasize yung boobs, lalo siya magbumukhang punggok. Now, if we add more pleating here, parang mas ma-extend yung torso ni girl, di ba? Ito yung design, oh. Kaya ka pinag-iinitan ni Maleficent, eh. Ito yung gawa niya, eh. Suggestion lang naman. Ikaw nga tong junior designer, di ba? Hindi ako. Kaya nga dapat kalma ka lang para hindi ka nagiging atribida. Eh di kung ayaw mo, wag mo gamitin yung suggestion ko. Oh, ayan ka, MMK agad. Teka, okay naman. Sige na, pwede na. O, kita mo na. Gusto mo rin pala. Nag-inerte ka pa eh. Carrie, hinahanap ka na ni Your Highness. Ha? Huh? Bakit anong oras na ba? Pa-5 na. May papagawa pa siya? Eh, di report mo sa Department of Labor. Sabi mo, inaapi ka, inaalipusta ka, pinapakain ka ng bubog. Arte-arte. Yes, Mama. May hinihintay na lang po akong isang kliyente na mag-fitting. Pagkatapos po noon, uuwi na ako. Anong oras na naman ang uwi mo niyan? Pagkatapos nga po ng kliyente, Ma. Ikaw ha, kagabi, 11:30 ka na umuwi. Tapos kanina, ang aga-aga kong tumawag, nasa trabaho ka na. Eh kasi nga po, may 10 a.m. wedding ako. So dapat, bago po mag 7 a.m., nandun na po ako sa bahay ng bride. Naku, alam mo anak, kapag ganyan ka na ganyan, talagang magiging matandang dalaga ka. Papaano mong mahahanap ang mapapangasawa mo kung hindi ka magbibigay na sapat na panahon Ma, para sa... Ma, pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan yung kinabukasan ko? Bilang ilaw ng tahanan, marami pa po kasi akong dapat asikasuhin dito sa shop eh. Babay po. Maloka ako ha. Maloka ako talaga. Carrie. Kailangan pa ba natin hintayin yung bruhang yun? Kailangan ko nang umalis. Glenn, sabi ni Miss M, hintayin natin yung kliyente. Carrie, darating pa ba yun? Meron ako importanteng gagawin pa, Carrie. Glenn naman, ako nga 6 a.m. on the road na kasi may 10 a.m. wedding ako. Pagkatapos nga nun, dumiretso na ako dito ni hindi ko na maalala kung nag-lunch ba ako o hindi. Tapos ikaw tong parang sinusundot sa puwet at hindi mapakali. Maupo ka nga dyan. Carrie, importante ang lakad ko. Manlalalaki ka lang eh. Oo nga, importante yun, di ba? Ano ka ba? Halika na, what's that? Sorry. Traffic was really bad. Wait a minute. I know you. Rachel? Rachel Pineda? OMG! It's you! Karina? OMG, Rachel! Hi! OMG! Wait a minute! Ito na ba ang dramatic highlight ng gabing ito? O meron ba tayo expect mga dramatic moments? Hashtag, gabi na. Akala ko kasi yung pangalan ng client na hinihintay namin, Fiona. Fiona Pineda. That's my real name. Pero diba nga, my full name is Fiona Rachel Pineda. No wonder hindi ko na-recognize yun. My God, how long has it been? Since high school, di ba? Yes, the last time we saw each other was in high school pa, di ba? Now look, I'm getting married in one. Mm-hmm. Just 5 weeks? Then I will be Mrs. Rachel Mercado. Look! Mercado? As in Carlo Mercado? Ikakasal ka na kay Carlo? Of course not. Not Carlo, his younger brother. Si Calvin? Carrie naman. Calvin is the youngest. And he's only 16 years old now. Of course, I am marrying the one right after him. Si Christian. Diba ex mo si Carlo nung high school? Yeah. But, like, you really like Carlo, hindi ba? Excuse me. Of course not. Really? Oo. I mean, hindi. Hindi ko siya gusto, no? Kahit crush? No way. Okay. I thought kasi... Whatever gave you that silly idea? Nasaan na siya ngayon? Sino? Si Carlo. Nasa Canada pa ba siya? Single ba siya? Ano nang work niya ngayon? Look at this. Ito yung video ng party namin last New Year. We were there with Christian and 2 of their siblings. At alam mo, dyan din ang propose sa akin si Christian. Miss Pineda, yes? Dito na po tayo para makapili ka na ng gown. Okay. This way po. One, two, three.
Kari, ano nangyayari sa'yo? Wala. Wala? Eh, parang nagwawatir-watir ka dyan sa pinapanood mo. Sino ba yan? Si Carlo. Carlo? Sino si Carlo? Glenn, love ko si Carlo. He's my first and only love. Juniors pa lang kami sa high school, crush ko na siya. Ang gwapo-gwapo niya. Siyempre, maangas. Kasi alam niyang laglag panty ang kagwapuhan niya. Mercado Carlos Joaquin. Present. Pero sa dinami-daming mga babaeng baliw na baliw sa kanya. Present. Ay. Hindi ako nakisaw-saw. Kasi naman, tisoy lang siya. Period. Daming sa! Okay, laki ng mga pata, yun lang. At the start nga, turn off na turn off ako sa kanya. Ang angas nga eh. Pineda Rachel. Present. Who is God's gift? Pero totoo pala yung napapanood mo sa TV, no? Possible pala with just one split second, biglang magbago ang tingin mo sa isang tao. Kasi yung dating inis na inis ka, all of a sudden, you know, iba eh. Sabay-sabay po tayong tumayo, awitin ang ama namin. Corny na kong corny, pero kapag nandyan siya, the world suddenly stands still. And oh, nagpapatulog ka ng luha? Ba't ka naiiyak? Memories, my friend. Memories. Iba si Carlos Joaquin Mercado. Kari! Wow! Come here. Shh! Ang ganda mo. Hana! Hana! Bakit? Sabi niya, maganda daw ako. Wow. Don't you look beautiful? You. Come here. Okay. Ay. Talaga lang, ha? Sigurado kang sa UP ka papasok. Si Carlo, sa FEU mag-i-enroll. May mascom din naman sila sa FEU, eh. Hindi ka sigurado kung sa UP ka papasok kasi gusto mong sundan kung saan mag-aaral si Carlo. Of course not. Mas malapit din kasi yung bahay sa FEU. Gaga, sa Katipunan ka nakatira. Paano maging mas malapit ang FEU sa'yo? Ay nako, matauhan ka na nga. Si Carlo, jowa na nung Rachel. Magbe-break din sila nung Rachel. Mukhang tutubi na yan, no? At sa tingin mo, pa nag-break sila, magiging kayo? Bakit ba sobrang negative mo dyan, Hana? Di ba best friend kita? Muntik na talaga ako mag-FEU nung college. Nagalit lang sa akin daddy ko kasi UP graduate din yun. Pero muntik na. Ay nako, banu na naman tayo. Sinuswal talo. Ay, neat. Grabe. Oh! Hana, si Carlo! Oh. Si Carlo, tingnan mo! Uy! Wow! Ay! May jowa. After that day, I never saw him na. Akala ko okay na ako. Akala ko nakalimutan ko na siya. Pero narinig ko lang yung pangalan niya, eto na naman ako. Nasisiraan ng bait. Friend, pwede na sumingit? Hmm. Epekto lang yan ng extended virginity mo. Hmm. Yung may chemical imbalance ka na, kaya nababaliw ka na. Totoo yan. Hmm. Akala ko pa naman, graduate ka na sa kabaliwan mo sa lalaking yan. Yun pala, isang kalabit lang, tumatabling ka na kaagad. Ang sabi ni Rachel, nag-waiter daw si Carlo sa Canada after graduation. Grabe no, engineering graduate ka, pero kababagsakan mo, food server. Ilang beses ko siyang hinanap sa Facebook, pero wala. Finally, makikita ko na si Carlo sa kasal ni Rachel.
Alam mo ba, nung nag-Canada siya, nawala siya sa buhay ko. Pero hindi siya nawala dito, at lalo na dito. Alam mo, itigil mo na yan! Nasusuka na ako sa'yo! You know what? It suddenly makes a lot of sense to me now. Ang alin? Kung bakit after all these years, wala pa rin akong jowa. Alam mo kung bakit? Because it's destiny. Destined ka maging tigang? Kapalaran mong mategi nang hindi naaalis ang vacuum seal ng pagkababae mo? Hana, hindi mo ba naaalala yung mga hula sa school fair? Kari, Hana, gusto niyo bang pumunta dun sa horror booth? Narinig ko nakakatakot daw. Tapat lang, no? Kaya nga horror eh. So, totoo na nga. Si Carlo na, tsaka si Rachel. For all I care. Pau-pau, ikaw, ano sa tingin mo? Girlfriend na ni Carlo si Rachel? Hindi ko alam eh. Gusto mo itanong ko? Hana, manguhula. Dali, magpahula tayo. Sige na. Gusto mo malaman kung ano mangyayari sa love life ko. Dali, dali. Sige na nga. Oy, ha? Ano? Box office hit? Pila na tayo. Sa hawa ng pila, bukas mo tayo makakapasok dyan. Ay, naku, tara na nga. Teka lang. Eh, di ba hindi tayo natuloy magpahula? Natuloy. Hindi ka lang kasama. Pwede po bang magpahula? Ay, sarado na kami, iha. Sige na po. Sandali lang naman po eh. Gusto ko lang po malaman kung ano mangyayari sa love life ko. Sige, upo ka. Ay. Ah. Salamat po. Ako na kami mo. May nakikita ko. Lalaki. Oo. Lalaki ang makakatuluyan mo. Lalaki naman po talaga ang gusto kong makatuluyan. Ah, ang kamay, iha, ang kamay. My letter. A. Letter A? At saka letter L. Oh God, oh God. At saka letter O. A. L. O. Carlo! Yun nga! Yun nga, iha! Yon ang magiging first and last boyfriend mo dahil yon ang mapapangasawa mo.